Hello guys, welcome to my live. Andito na naman ako. Mga abala sa inyo. Maraming salamat sa araw na ito. God bless Lord. At sa atin lahat ng mga kasubscriber ko sa YouTube channel at mga yung mga mag-YouTube pa lang. Magandang umaga at magandang hapon sa lahat. Ang aking gagawin for today is gagawa ako ng magbabalot ng sambusa. Ito yung cheese crab na gagawin ko. Yan. Ginadgad ko lang to. Cheese crab, isang can na cheese crab at saka isang halloumi. Pinagsama ko. Nilagyan ko rin siya ng dahon na maliliit yung ito o yung dill. Dill na dahon. Yan, masarap yan. Let's go! Gawa tayo para ano, makarami tayo. Makarami tayo ng paggawa. Ito pala yung pambalot ko. Magsuot tayo ng gloves at makadumating ang aming insurikbot na amo. Nasabi, hindi ako naka-gloves. Naka-gloves naman ako. Ayan lang. Start. Ganito lang ang gagawin natin. Para, ano. Kailangan ng ano niyan, bawat sulok, itupi mo siya kasi nga, pagka minsan niluluto mo yung cheese, ano, lumalabas yan pagka naprito. Kailangan ilak mo dito sa bandang gilid-gilid, ganyan. Tapos itupi mo ganyan. Tapos dito rin ganyan. Para hindi siya at least lumalabas. Saka mo ngayon siya, ganyan. Ganyan. Yan. Inaano ko lang para ano. Tapos lalagyan ko na lang na siya ng pandikit kasi para mag-shield siya. Kasi kung isiksik mo lang yan, matatanggal eh, bubuka. Mabuti na nilagyan mo ng ano, nilagyan mo siya ng pandikit. Ayan. Ayan siya, oh. Ayan, ginawa ko. Pero nakasealed na yan. Kasi may ano, pandikit eh. Huwag damihan, kunti lang, basta at least ano. Natikman ko to, masarap pala siya eh, yung halloumi, yan. I-anong yan, itupi pa ganyan. Tapos tupi na naman dito. Sika dulo lang, once na nalak na siya, both sides, saka mo lang dire-diretso na ng ganyan siya. Kasi natupi na yung first time na ano, first time at some time. Pwede rin siya i-cut para ano, wala lang akong ano eh. Itong ginagawa ko pagka Ramadan, busy-busy sa umaga, pero tapos na akong kumain. Kayo bay, kumain na dyan. Bago kayo mag-work, kumain muna kayo. Ako tapos na kumain. Tapos, nag-inom na ako ng gamot ko. Yung paracetamol lang dahil pang 3 days na ngayon sa vaccine ko. Kahapon at saka no isang first day at saka second day talagang masama pakiramdam ko. Medyo ngayon okay-okay na. Kaya kumain pa rin ako tuwing umaga para makainom ng gamot. Saka iinom ng vitamin C. Yan. Kasi alam nyo naman dito sa Middle East, kailangan na ngayon i-require na ng magpabaksin. Hindi dapat ako magpabaksin, takot ako magpabaksin. Kaya nga siguro, yun nga daw sabi nila may side effect o ano pa man, pero wala, no choice tayo. Kailangan ng pabaksin talaga tayo. Kaya ayan, nagpabaksin ako, ito, pakiramdam, masama pa rin ang pakiramdam, siguro nga sa inject na yun. Gal. Pero ako, okay naman din kahit papano na
kaawa ng Diyos naman na ano na okay, okay na yung katawan ko. Kahapon talaga hindi ko kaya, parang ayaw ko magtrabaho. No choice ako, wala akong ano eh, ako lang mag-isa dito. Ang ginawa ko, pagkatapos kong kumain, dalawang paracetamol na tag 500 ml lang ininom ko kahapon. Sabayan ko ng isang vitamin C na bilog tapos tinutunaw sa tubig. Ininuman ko yan. Pagkatapos nun, pagtrabaho ko, para kung lumabas yung parang ano ng kata, yung mga init ko sa katawan, lumabas lahat. Dahil nagtrabaho ako eh. Parang guminhawa yung pakiramdam ko. Sinabay ko ng dalawang panadol. Siyempre, eh, walang tutulong sa akin magtrabaho dito ko, sarili ko lang. Kaya, kumain na lang ako, tsaka uminom ng gamot. Mahirap. Kaya, tayong mga OFW, saan man tayo sa ulok ng mundo, mag-iingat kayo dyan. Kasi, siyempre, wala naman tutulong sa atin kundi sarili natin eh. Kasi, lalo nandito tayo sa bahay nagkatrabaho. Yung mga amo natin, lalo't mga babae, tamad. Yung amo ko dito, babae, tamad. Ang gusto lang nun, dot-dot sa cellphone. Limang cellphone, meron siya. Utos ng utos. Wala, para kang robot. Ay, minsan nagsasalita akong robot ka. Pero para akong robot dito sa bahay. Ano? Okay ba yung lahat na lang ng ano ako gagawa? Pero sige lang, ako lang naman tagal gagawa, wala namang iba, pero wala na tayong mag-out choice natin eh. Nandito tayo magtrabaho as a domestic helper, lahat gagawin. Pero kung sana may kasama ka, at least yung gawain mo, mahati. May kasama ka, kung tagaluto ako, tsaka maglinis ako sa isang area, walang problema, pero akin lahat. Sige lang. Tiyaga na lang tayo hanggang mag-finish contract. Kaya kayo mga guys, mga kagaya ko nandito nagtatrabaho sa bahay, tiyaga lang tayo. May awa din ng Panginoon. Enjoy na lang natin yung buhay natin sa YouTube pagka na wala tayong may free time time, yung wala na tayong gagawin. Nood na lang tayo sa YouTube, mangisda na lang tayo. Pasensya na kayo, ang ingay ko. Wala, ini-enjoy ko lang yung umaga ko dahil medyo gumaan na yung pakiramdam ko. Wala na yung ano, bigat ng ano kahapon. Dalawang araw akong mabigat ang katawan ko na parang ayaw kong magtrabaho. Pero awa ng Diyos naman, medyo gumaan na. Tapos meron pang second dose sa vaccine. Pero hindi ko pa alam kung kailan kasi ano yan eh, i-schedule daw yan eh. Second vaccine, inuuna mo na yung first dose, tapos lahat, pag naka-first, umantapos na mag-first dose ang lahat, start naman ang second dose. Sa dadaldal ko, ayan, madami na akong nagawa. Salamat sa inyo, sa mga nanonood. Sana nakaano kayo, kayong mga kagaya ko dito. Mag-iingat lang tayo, guys. Pray always na giyan tayo ni Lord sa taas na makapagtrabaho ng maayos. Ingatan tayo dito sa labas ng bansa, yung mga pamilya natin sa Pinas, i-guide niya. Pray lang tayo na lagi nating hilingin sa kanya na maging okay ang lahat, na mawala na itong pandemya ngayon, na sana matapos na ito nang wala na tayong alalahanin pa sa buhay. Siyempre, lalo tayong nandito sa ibang bansa, yung mga anak natin, hindi natin nakikita, nandito tayo. Eh lalo pa ako, wala na akong kaagapay sa buhay, eh, wala na yung asawa ko din, ano na, eh ako na lang mag-isa. Siyempre, yung mga anak ko, yun ang priority ko sa buhay ko. Mga anak ko, may apo na ako. Kaya, lagi lang tayong magdasal sa Panginoon na sana matapos itong pandemya, matapos na yung paghihirap natin dito, na ganito na takot tayong lumabas sa bahay, parang ayaw nating lumabas sa bahay. Kahit nandito ako sa bahay,
nagmamas ako, naglilinis, kasi nga, yung mga alaga ko, umaga na kung dumadating sa bahay, galing sa labas, nakakatakot yun. Eh, kahit na pasabihin na ano, kung dito ngayong kaibigan ng mga kaibigan na misasign ng amo kong babae, sa mga kapatid niya, dalawang anak COVID, dalawang anak positive sa, ano, eh, papaano na lang. Kaya, tayo na mga andito at kahit nasa labas, kahit nandito lang tayo sa loob ng bahay, hindi natin alam na madapuan tayo ng sakit na kagaya niyang corona na yan. Nakakatakot eh. Lalo na ngayon, ang katawan natin eh, di kagaya ng dati na malakas eh, may edad na tayo. Paano na lang? Kaya kayo mag-iingat-ingat lang kayo guys. Lahat tayo nandito, mag-iingat. Pray tayo always. Huwag tayo pababayaan ni God. At lalo-lalo na yung mga pamilya natin sa Pinas. Enjoy na lang natin yung life natin. Matatapos din tayo dito. Okay, ini-enjoy ko na lang yung life ko. Minsan, pagka nabuboring ako, meron akong grupo, punta ako sa Smyol. Kumakanta ako doon. Samahan niyo ako, meron akong ano doon. Meron akong Smule doon, marami akong invite, sinong mahilig kumanta. Meron din ako mga kanta sa Smule, nag-i-invite ako ng mga kanta. BSD pala, BSD Family ang grupo ko, Best Moldy Bass. Ano yun, co-founder ako doon. Kung sino yung mahilig kumanta sa mga YouTuber, na kagaya ko rin, na maliliit ng bahay, pwede kayo mag-enjoy, kanta-kanta lang, kahit nababagot kayo. Mag-download kayo ng Smule. Kung saan kayo masaya, Smule, Star Makers. Meron akong Star Makers, kaya lang hindi ako gaano doon. Meron din akong TikTok. Lahat na lang ng apps. Gayahin mo para mayroon kang pupuntahan o maboring ka man sa isang sulok, kung maboring ka man sa sarili mo. Meron kang isang napupuntahan na may napupuntahan ka ng mga apps na doon medyo sumaya yung isipan mo, yung na-relax yung sarili mo sa panonood ng mga nakikita mo dun sa apps na dinadownload mo. Parang ganun ba? Minsan, nagda-download ako ng mga games. Yung tuwan-tuwa ako man maglaro kahit na ano, yung ayaw kong magpunta sa YouTube, ayaw kong manood ng mga ano, ayaw ko ng mangisda, ganun. Naglalaro. Ini-enjoy na ko na lang yung life ko kasi mahirap naman yung puro lang tayo trabaho. Bigyan din natin ng oras yung sarili natin. Kumbaga, saan mo gusto? At least, kung tapos ka na sa trabaho mo, kung doon ka na sa kwarto mo, mag-enjoy ka. Nandiyan may cellphone ka. O di, manood ka ng YouTube, maraming ano sa YouTube, mga palabas. O kaya pumunta ka sa Smule, kumanta ka. Pwede kang kumanta kung di naman marinig ng amo mo. Kung pwede ka nang pumunta sa Star Makers, meron ding kantahan doon. Kung pwede ka ring mag-TikTok, okay, mag-TikTok ka sa loob ng kwarto mo. Wala nang problema yan. Kahit anong gawin mo, mag-dance ka lang doon eh. Marami. Enjoy lang natin sarili natin. Sa araw-araw, lalo pagod tayo sa trabaho maghapon, lalo Ramadan ngayon. Alam natin yan, lalo ngayon Ramadan, talagang mahirap ang ano, kagaya natin. Maghapon tayo nandito sa kusina. Ako dito, nag-umpisa ako dito, mga quarter to nine, nandito na ako sa kusina kasi tapos na akong trabaho. Kasi pagka everyday, ang second floor lang kasi nililinis ko kasi doon sila lagi. Ang ground floor, maraming kwarto yun, nasa limang kwarto, tapos tatlong bathroom. Hindi ko man nililinis yun araw-araw kasi nga, ano yun, tawag nito. Wala naman tao dun, tsaka mapapagod lang ako. Every Friday lang ako naglilinis ang buong bahay, general cleaning, yun ang pinaka, ano ko, every Friday. General cleaner yun, second floor tsaka ground floor. Meron pang akong kwarto sa labas, yung pinaka-duwania o mulhag. Yun. Ang dami kasi malaki itong bahay, eh, up and down. Tapos yung pan-third floor, yun ang kwarto ko. Tapos may maksan, may
laban doon. Hirap, pero ini-enjoy ko na lang yung sarili ko kasi syempre, kung lagi tayong nai-stress, kung lagi tayong nababagot, aw, tatanda tayo. O yan, marami ng puting buhok sa ulo kasi pagka na-stress ka nang nag-stress sa sarili mo, ay talagang tatanda tayo. Kaya, guys, hindi na ako na ano. Pero marami na rin eh, kahit kababalot ko, nagdadaldala ko. Maraming salamat sa panonood nyo. Sana may natutuhan kayo dito sa aking live na nagbabalot ng cheese crap at saka halloumi cheese. Pinagsama ko na may dill. Ito lang yung ginagawa ko ngayon. Nagbalot ng sambusa para mamaya ipapry ko siya. Ilalagay ko sa sa freezer para medyo tumigas, dumikit yung pinaka ano, para masealed. At saka sa aking mga pagdadaldal dito, sana may natutunan din kayo. Kagaya kong nasa loob ng bahay, nagtatrabaho, mag-iingat lang tayo mga kapatid. Kung sa man sulok ng mundo, mag-iingat tayo, mag-pray tayo always na bigyan pa tayo ng lakas ni Lord na makapagtrabaho ng maayos sa araw-araw. At pati na yung pamilya natin, i-pray din natin na hingin natin kay Lord na gabayan sila palagi. Tsaka maraming salamat pala sa inyo lahat, sa mga nag-subscribe ng YouTube channel ko, Christina Echongson, yung mga kalablab ko dyan sa pangingisda dyan. Maraming salamat sa inyo. Ako naman yung nag-iiwan din ng magandang baka sa inyo. Maraming salamat talaga sa inyo, kundi dahil sa inyo, hindi angat yung mga bahay natin. Kaya maraming salamat mga guys. Bye-bye muna at ito'y tatapusin ko muna yung ginagawa kong pagbabalot. Thank you so much and God bless!